Pagtutok dyan. Sana katulad namin, marami rin kayong natutunan para lahat tayo laging kalma lang. And this time, may mga i-confirm naman tayong mga statement kay Doc. Alamin natin kung ito nga ba ay myth or legit. Okay, number one, myth or legit, Dr. Richard, ang mga naninigarilyo lamang ay may malaking tsansa na magka-lung cancer. Myth or legit? Ayan ay isang myth. Ayan. Sa myth yan. Oh. So, syempre yan, kumakalat na pag binubuga kasi, kumakalat sa hangin. So, papasok din sa mga baga ng ibang tao, lalo na yung mga kasama niya. Yun nga yung tinatawag natin, second-hand smoke. No? So, actually, may mga kaso rin ako na yung asawa yung naninigarilyo, pero yung partner niya yung nagkaroon ng problema sa baga. So, medyo sad nga yan. No? So, yun, wala talagang maganda na dudulot ang paninigarilyo. Kundi lang lamang sa'yo, kundi sa mga minamahal mo. No? So, basically, Doc, mas malakas pa yung epekto sa lungs if it's second-hand smoke? Posible. Kasi yung ikaw, pag mythology. Naninigarilyo ko, di ba? Naka-filter kasi yan eh. May filter yun sa dulo eh. Eh, pero yung mga nakakalanghap nun sa paligid mo, puro. Hindi naman sila naka-filter eh. Okay, puro yun, puro. O, puro nila makukuha yun. Okay. So, mas delikado pa actually minsan para sa kanila. Okay, may additional lang ako, Nicole. Bukod sa mga epekto ng lung cancer, kasi usually na pag-usapan natin is Yossi eh. Hmm. Di ba? Paninigarilyo. Saan mo ba pwedeng makuha yung mga ganun, yung mga causes of like lung diseases? Lung diseases in general, marami. Well, number one, smoking, no? Pangalawa, infection na rin, mula sa hangin, mula sa ibang tao. Pollution? Pollution, pwede din. But if you commute a lot, diba? Yun yung risk, oo. Oh. Mm-hmm. Pero of course, may defense mechanism naman yung katawan. Yun nga yung pag inuubo, no? Parang nila, ang kailangan alalahanin ng tao, ang ubo, dapat hindi talaga siya maging kasalanan eh. Kasi, ano siya eh, normal na mechanism siya ng katawan para ilabas yung masama mo na nalalanghap. Mm. Diba? So, pero yun nga, pag uubo ka, of course, precaution, no? Takpan talaga ng mabuti ang bibig. Oh. Mm. Okay. Okay, Nicole, ano ba next natin? Okay, ang next naman, Doc, ang pagsasagawa ng regular na active physical activity ay maganda para sa isang taong may hika. Myth to or legit? Ito maganda, ito para sa isang tao. So, yan ang myth yan. Legit yan, actually. Legit, legit. Sorry. So, legit. Hindi porket na nag yun nga, nasabi that na natin actually kanina. Ako na, trick question. Balik si Doc, na-trick eh. So, legit yan, guys. Legit. Okay. Kung may asthma ka, it's good to exercise. Yes. Na-mention na natin yan kanina, actually. Yeah, basta, yeah. Kung may asthma ka, mas maganda actually mag-exercise ka, pero dapat well-controlled ang asthma mo. So, yun nga yung sabi natin kanina. Magpakonsulta muna kayo sa doktor nyo para maggabayan kayo. Kasi actually, ang exercise, pwede siyang trigger for asthma. Lalo na pag hindi siya kontrolado. No? So, mag-exercise ka doon, biglang ihingaling ka, atakihing ka, sumasama yan. So, pero hindi ibig sabihin, hindi kayo pwede mag-exercise. So, punta muna kayo sa doktor nyo, tapos para mabigyan kayo ng gamot o ng payo kung paano gagawin bago mag-exercise. At anong gagawin kung pag may nangyari kapag nag-exercise kayo? Pero Doc, what advice do you usually give to parents who have kids who are asthmatic? Kasi kids, ang hirap hindi nila ma-explain kung ano yung na-feel talaga nila. Unlike kung adults na titimbre nila. Yes. So, and syempre, at the same time, praning din yung parents, di ba? Na parang, ayoko na atakihin yung anak ko. Totoo, ang laking risk na to. So, paano yung program usually, exercise program or whatever for the asthmatic kids? Oh, okay. Of course, una muna, kailangan talaga kontrolado muna yung asthma. Such as, ayun nga, may gamot. Usually, binibigay yung mga doktor for that. Tapos, of course, yung mga kapamilya, kailangan talaga tigil sa mga exposure sa paninigarilyo. No, sa matatapang na amoy, mga chemical, kailangan i-avoid yon. Kasi naamoy yan ng bata eh. Ang rule yan, kapag naamoy mo yung sigarilyo sa paligid, ibig sabihin na pumapasok yun sa baga mo. Mm-hmm. Ayun, so yun yung rule dyan. No? Kahit na malayo ka. Kahit malayo ka. Actually, kahit nga sasabihin ng tatay, naninigarilyo naman ako sa labas eh. Eh, kasi yung usok na yun, kumakapit yun sa damit natin. No? So, unless magpalit ka ng damit, maligo ka, pag naamoy sa iyo ng tao, ganun pa rin yun. Parang same as parang nalalanghap mo pa rin yung usok. Same banana. Same banana. Same banana. Okay, so ang ating last myth o legit, ang mga edad o matatanda lang ang may mahinang baga. Myth o legit?
Ah, myth yan. Myth yan. Okay. Kasi ganito, pag sinabi kasi nating mahinang baga, actually ang ibig, ang totoong ibig sabihin nun is TB. Tuberculosis. So, infection sa baga na namumugat sa baga. Age, no matter what age. Magkaroon, okay. Bata, meron yan. Siyempre, kasi pag matanda nagkaroon, may expose yung bata din. Posible yun. So, kahit anong edad ka, pwede magkaroon ng tuberculosis. So, ito yung infection na namumugat sa baga. Minsan, hindi mo alam meron ka. Minsan, taon pa bago lumabas yung mga sintomas mo tulad ng ubo, nangayayat, no? Nilalagnat, papabalik-balik yung lagnat, or sa gabi pinagpapawisan ng sobra ng bukod sa normal. So, yun ang ano, myth yun. Pag sinabi mong mahinang baga, ibig sabihin nun usually tuberculosis. Oo, lalo na kasi pagka young like us. Yes, yes. Feeling natin kaya lang natin ipahinga, itulog yung mga ganitong klaseng sintomas. Ay, hindi baka overwork lang ako, yeah. Ganun. Mm. Pero hindi pala siya ganun ka-normal, guys. And buti na lang, there are online consultations din, di ba? Yeah. So, it's so easy now to consult, unlike before nung pre-pandemic. I feel like this is yung mas nagbukas sa blessings for us. Mas accessible na yung healthcare. Parang ayoko magpa-check pag hindi. Oo, kaya ko to. Ganun eh. Ang hassle magpila sa hospital. You need to take a day off from work, di ba? Pero ang daming ng resources, guys. Kaya always consult a legitimate doctor. Ayan! Nagbabaga as in full of lung health information ang natutunan natin kay Doc. Actually, hindi pa ako over it. Parang dinadigest ko pa. Ang dami ko natutunan marami today. Marami pang pwede. Ang daming information. Iba talaga kung umupo ka with a legitimate doctor. At syempre, hindi kumpleto ang consultation session kung walang reseta time. So, Doc, ano ba ang mga marirekomenda mo kung paano natin na araw-araw consciously ay naaalagaan ang ating mga baga? So, ako, number one talaga, sinasabi ko sa lahat ng pasyente na dumadaan sa akin, huwag manigarilyo, no? So, kung hindi mo kailangan ng katawan mo, huwag mo ipapasok sa katawan mo, no? Huwag, hindi, wala talaga siyang maidudulot na maganda. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga nasa paligid mo, hindi sa mga minamahal. Hindi mo alam kasi minsan, guys, kung sino nasasaktan nyo. Wow! Wow! Yeah! Grabe! Hindi, pero ito ba, diba? Lugot, totoo, okay, totoo hindi, naman yun. Pero mas maalala mo, diba? You don't know who you're harming. Kasi or you're nyo, hurting. Oo. Yes. Pero Doc, what about message of inspiration po for mga ano, those who want to quit smoking after hearing about totoo all this? Totoo yun. Iba-iba. Kasi, tama. Yan, importante yan. No? Kasi may mga ibang tao talaga, nagki-quit sila. Pero after, ang ginagawa kasi nila, quit agad eh. Tapos ang mangyayari, magkakaroon ka ng mga withdrawal symptoms. So, ang maganda, slowly lang, no? Magki-quit. Better yet, consult your nearest doctor para ma-advisean ka, no? Para ma-advisean ka ng mabuti. Pero ang payo ko dyan, huwag ka magki-quit outright, no? Ang gagawin mo, one stick per week, bawasan mo. So, kung nakaka-one pack ka ng sigarilyo sa isang linggo, o next week, bawasan mo isa. Next week, bawasan mo ng isa pa. Next week, bawasan mo isa hanggang after kain na lang, until wala na. Slowly but sure. Okay. Mm. What's number two, Doc? Number two, of course, lagi nating take for granted exercise. No? Yung exercise na pwede natin gawin is yung tinatawag nating aerobic exercise. So, sulat nyo ito, moderate intensity aerobic exercises. Moderate intensity aerobic exercises. Most days of the week. So, ibig sabihin nun, mga 3 to 4 times. Mm-hmm. 3 to 4 times a week. Mm-hmm. No? So, okay. pwede mong i-alternate. So, okay. 30 minutes lang a day. So, 30 minutes a day. Okay. Ayan. Number 3, Doc? Number 3, sikapin natin umalis sa mga, umiwas sa mga pollutants, no? Or sa mga pollution. Lalo na yung mga matatapang na chemical sa loob ng bahay. Yeah. Actually, kaya nga, advantage din na normal nang mag-mask sa atin nowadays. Before kasi parang ang arte-arte mo, naka-mask ka pa. Pero now, parang when you commute, wear a mask. Nako-condition ba tayo sa pagmamask? In relation to Nicole's observation, yung lang sa atin? Hindi naman. No? So, hindi totoo yan na parang mas nahihirapan talaga yung baga mo. Pag nakamask ka. So, ano, it's okay to get used to. Okay. Yes, definitely. At saka, hindi lang dapat talaga suitin mo na mabuti. Kasi, kumari, nakamask ka nga, pero nandito naman yung mask mo. Hindi nakatakot. Wala rin siyang effect. Tsaka surgical mask dapat. Surgical at least. No? At least.
Okay, all right. What else, Doc? Ano pa ba? Ako last one. Allergic rhinitis. Just a quick one if it affects the health. Okay. Or any rhinitis. Well, allergic rhinitis kasi parang yung sinasabi mo, yung karaniwan niyan sipon sa umaga eh. Okay. Pagkagising sa umaga, malalang sipon, malalang allergy. Kapamilya niya kasing asthma eh. Okay. So, same pa rin yan. Same triggers. Pag nakalanghap ng masasangsang na amoy, malatapang na amoy, or kahit sigarilyo. So, yeah. Okay. Same advice pa rin doon. Okay. Alright, so... Okay. Maraming salamat, Doc Richard, sa mga tips na yan and for reminding us gaano natin dapat pangalagaan ng ating mga baga. Iba talaga ang consultation na may care, lalo na with our doctor care. At syempre, salamat sa aming health partner, ang Consulta MD. Kung kailangan nyo ng online doctor consultations 24/7, ito na sinasabi natin, guys, the doctor is in sa kanilang health app. Unlimited rin yan, so kahit telebabad kayo ni Doc and no appointment needed. So kahit in the middle of the night, kung kailan, di ba yung sabi ni Doc na may chills, may fever, it's not a normal symptom, guys. Guys, parang ano, call up your doctor and you can actually talk to Doc anytime and anywhere. Okay, so sa aming pagbabalik, tandem kami ni Nicole sa pagbibigay sa inyo ng breathing exercises na pwede ninyong gawin pampatibay ng baga. Sabayan nyo kami mamaya sa pagbabalik ng Dr. Care.